another vlog. Another video. Kasi mag-aano sila magre-renew ng passport. Paano? This coming December. May aalis. May aalis. May lalayas. May dalawang lalayas. Sasama sila ng kanilang auntie sa ano. Ano bang lugar pupunta nila? Thailand. Doon sila magbablog. Magblog kayo doon, Nak, ha? Magta-Thailand sila ng kuya. Kasama kuya yung kuya niya. Si Bella, sa sunod na lang kami. Naksama. South Korea naman daw sila. Akala ko magkakiyapo eh. North Korea. Ate Kate ng 80. Ay, tapos ipe-flex ko lang yung ano. Flex? Yung aming... Ano ba tawag dito? Seat cover? Bagong leather seat niya namin. Bagong leather seat namin. Thank you kay ano, kay... Shout out kay... Seat Ray ba yun? Seat Ray Cover. Ilalagay ko yung link nila dyan sa ano. Para pwede kayong magpagawa sa kanila. Magda-down lang kayo. Tapos yung balance, eh, pwedeng pag-deliver na nila. Maganda naman yung ano nila. Maganda talagang quality yung kanilang leather. Ang ganda ng upuan. Tapos, yung price naman. Yung tapos price, pre-installation price. Na. Depende kasi kung anong leather ang ipapagawa mo. Tinatanong ko yung price. Kaya nga, yung price, depende kung anong leather ang ipapalagay mo. Hindi, kung affordable ba o ano, sulit ba. O... Kasi yung affordable, may affordable kasi na hindi maganda hindi yung... Hindi ka masasatisfied. Oo, hindi ka satisfied sa leather. Pero, yan yung sa'yo. Lang naman, sakto lang naman siya. I-rate mo. Actually, nirecommend lang din naman siya sa akin ng friend. I-rate mo from 1 to 10. 10 yung pinakamataas. Anong i-rate ko? Yung presyo o yung leather? Hindi, yung overall. Eh, syempre 10. Oh, wow. Di maganda ang rating niya. Kaya nga. Ba't sinabi mo lang, ayos lang, okay lang? Hindi, yung presyo nga. Price yung inaano mo, okay lang din naman kasi maganda nga yung leather niya. Ba't ka nagagalit? Japan leather yung kinuha namin. Magpaliwanag lang. Tapos mababait naman sila kuya nagkapit. Pagsinto ka magpaliwanag. Ano yan? Free installation naman yan. Mahigit isang oras ata o isang oras din nilang kinabit yan. Medyo mapusisi. Okay, pati yung likod ba? Oh, syempre. Ang ganda. Pati to. Parang bago yung loob ng interior namin. Tapos kung hindi nyo natatanong, etong ano namin, ceiling ng ano, ahud ba tawag dito? Meron tong ano, yung may kinabit sila kaya hindi ganun kainit yung ano namin. Ceiling. Binaklas to eh. Ahud pala. Oo. Tapos may kinabit sila na panghigop ng ano, init. Ayan, kaya hindi masyadong mainit oh. Ito. Bumili kami nito kasi si Haro dumidikit yung mga ano, buhok. Kaya nga eh. At least ito, pagka nilinis. Oo. Punas-punas lang. Punas-punas lang ng ano, wipes. Pag nandiyan si Haro, lalagyan lang ng kutsyon. Ng sapen para hindi naman magasgas yung ano. Pupunta lang namin si Kuya, kay Yori dito sa Redwoods. Tapos, diretso na kami ng DFA na Baliches. Robinson. BRB. We're back mga kapangs. Dito na kami. Bilis ng biyahe namin. Dahil wala naman traffic. Thank you. Ayan, dito na lang sila. Ano ko lang ah. Pakita ko. Ay, hindi. Nakita nyo naman na dito. Ay, ulit. Ayan, ito ang loob ng makita nyo ulit ang magandang view dito sa Redwoods. Ang ganda, mapuno. Redwoods nga eh. Ganda ang ambience dito. Ayan, swimming pool. Kala ko, andyan si Ming Ming. Ayan, swimming pool. Yung sumunod, yung ano, court. Badminton. Ayan nga pala. Basketball court. Tapos basketball court. Yung katabi niya, nandyan na yung terraces. Kung may gate lang dyan, walking distance lang kami. Kahit maliit lang na gate sa akin. Ang ano namin. Wala si kayo, May? Building. Baka may pasok. Oo nga, baka nasa school. I-park ko ba dyan? Wag na. Park mo na. Baka biglang dumating din si Kuya. Hindi eh, saglit lang rin naman tayo. Sige, doon na. Ano ba talaga? Doon na. Doon. Drop up lang naman eh. Drop up lang tayo. Pick up lang pala. Dito na.
na kami. We're back mga kapangs. Andito na si Kuya, nasundan na namin. Say hi naman Kuya. Hi mga kapangs. Shy. Napunta na kami ng Robinson kasi before 1 dapat nandun na. Hello. Ano na yan? 4 months, mayigit na. 14 weeks, magbi 15 na ako sa Sunday. 15 weeks. Kaya medyo pahirapan na ng pwestuhan ng pagtulog. Lumalaki na si baby. Si Kuya may katex, wala man lang napansin. May lakad dyan eh. Ay, ito pala. May kadate dyan. Linggo ba lakad niya? Tuesday pa pala eh. Sabi nila sa akin. Di ba kasi sinabi ko nga sa kanila mag- Eh, kaya nang gagabihin kayo? Nak. Kaya nga nga sinabi ko sa akin, sabi ng isa, malapit lang naman daw siya sa SM. Yung isa kaya naman daw niya lakarin. O, sige. Dapat sa susunod, biyayain mo mag-basketball na kayo ano? Dyan. O kaya mag-swimming kayo dyan, Yuri. O. BRB, pag nandun na kami, bye-bye. We're back! Andito na yung sasakyan namin. Napalitan din, dito sa kabila. Andito kami sa parking ng Robinson. Andito kami. Eh, parang first time namin makapunta dito. Ang lawak pala dito. Ayun na, yung terraces, yung Milan, ano, condominium. Tapos, dito sa harap namin, yan ang Robinson. Hindi pa pinapanganak si Yori, nandyan na yan. Kasi ano rin, si Umi. Siguro 19 ano to. 2000 oh, mga 2000 din pala to. Halos magkasunod lang yan ng SM. 1997 kasi ang SM Purview. So ito mga sabi na natin 1999 o 2000. Sila ano. Ah, dito pala kami. Sandali na. BRB. We're here na sa loob. Hi Kuya. Si Akira ang aking kasama. Si Kuya hindi nagpagupit. Nainis ako. Ako din. Buti pa si Akira ah. Ganda ng gupit ah. Tanggay. Hindi ah. Kaya kami. Naalala ko dati ito. Pinakamaagang nagbubukas ng ano, supermarket. Alas 6 ata. Bukas na to. Pero yung ano lang nila, supermarket lang. Dati kasi dyan kami namimili. Potato corner. Jollibee dito, matagal na rin yan. Ayan sila. Saan pala tayo ma? Saan tayo? Taas kami. Dito rin kami dati na nanonood ng sine. Kaya lang ano na ata parang ano na siya. Na BRB. Say hi. Hello. Akit na kami. Ito yung view nila. Papunta doon. Chokiro. Belia, Akiko, aka Belia. Papakit na kami. Dali lang mga kapangs, wait lang. Ay, mali. Ano yun ma? Ano yung sinasabi mo? Dito dati, walang masyadong maraming tao, no? Hanggang ngayon pa rin naman eh. Dito na kami eh. Sa taas. Ng Robinson. Ay, yung passport. Doon pala yung passport. Bella, bawal gumiti doon. Bawal ngumiti sa passport.
Malabo ah. Yun. Dito na sila sa temporary off-site passport service. Priority. Ah, ito na yan. Tingnan natin kung gaano kabilis ha. Nag-start sila ng 12:36 ng tanghali. So ayun, abangan natin kung gaano kabilis ang proseso. BRB. So ayun oh. Mali. It's a prank. Doon lang sa kabila. Hindi naman, dito pa rin naman, kaya lang ibang ano, ibang location lang. Ito pa rin sa third floor. Doon daw sa bandang may carousel. Ay mga tukmol ah. Mga Kapangs. Dito si original Kapangs. Si Ganda. Ha? Ano na? Ano yung sabi mo? Pa. Eh, papunta na kami. Dito pala, ilipat ko lang ha. Yung camera. Dito pala. Meron dito ang carousel. Ayun. Dito daw banda. Oh, ang ganda na pala dito eh. Saan dito? Ayun, dito pala. Tata dito. Dito siguro. Ayan dito, Department of Foreign Affairs. Ayan dito. Ayan na, nakapasok na sila sa first screening. Nalagpasan nila yung guard nang walang kahirap-hirap. Nabudol nila. Ah, dito lang daw muna ako. Ma, doon kayo mag-video sa labo. Ah, sige na. Bye-bye. Bella, Bella. Bye-bye. We're back. Second na. Second attempt. Ano-anong kulang? School ID. Ayan, ayan na. Kompleto na. Nakalina. Ando na sila. Papasok sila ulit. Second attempt dahil wala sila ang school ID. Hoy, Babs. BRB. Bye-bye. Ayan si Papa. Ayun si Papa. May bilhin ng donut. Kumakain. So, maya kinakain. Kira price. Andito pa kami sa May Robinson. Kain lang kami. We're back mga Kapangs, no? Natapos din sila. Almost, ano sila? 2 hours. 2 hours sila. Pero 2 hours kasi may ginawa. Kasi ano sila, may lack of requirements. Pero na... Naayos naman. So, parang ano, kung na-complete ka agad nila yun eh, wala siguro kami, mga isang oras mga lang. Mga 1 hour. Mabilis naman ang ano, procedure. Bali, babalik sila ng October 17. Balik sila ng October 17 para i-ano na, i-claim na yung kanilang passport. May binili pala si Yoria. Thank you. Pa ano naman kami on the way to ano? SM Purview. SM Purview na. Doon kami mag lilikot. Ma, ano mga to? Itaas ako na nga lang. Doon naman kami. Doon kami manggugulo sa SM Purview. Oo, ang ano nila, ang first step nila sa pagkuha o pag-renew. Sa amin kasi renewal na lang kami ng passport.
i-verify muna nila yung schedule mo kung sa kanila ba talaga. Tapos kung tama yung date at saka yung time ng appointment mo. Tapos no loading and unloading eh. Tapos pag na-verify na nila, dun ka na sa processing. Sa processing naman, chine-check yung mga requirements mo. Kung sa ano, katulad ako, tatlo yung aking ano, nirin yung passport dun sa tatlong bata. Kailangan ng marriage contract, pati sa mga bata, kailangan naka-attach din yung marriage contract nyo sa mga bata. School ID, birth certificate, tas dalhin nyo na rin yung original na PSA ng mga bata, pati yung sa ano, sa parent, kung ikaw meron. Confiscate ba yan? Hindi, ibabalik din naman yun sa'yo. Pero butas na. Ay, hindi, yung passport na expired na, yun yung binubutas nila. Ay, nabutas na. Bubutasin nga yan. Pero yung original copy, yung mga PSA, sinecheck lang nila, ibabalik din. Tapos, ano pa ba? Yun, government ID ng parent, ng magre-renew. Ano pa? Yun, school ID ang wala akong attachment. Kaya, yun pa, pinapicturan ko pa muna sa bahay yung ID, school ID nila. Yun lang yung kulang namin. Tapos, after nun, pag na-check na, na-verify na lahat ng requirements, sa encoding ka na. I-encode na nila lahat ng documents, tapos pipicturan ka na dun. Tapos, bawal ang mga jewelries. Ano yan pala yung mga jewelries nila? Sige na, ano, BRB. Yan, dito na kami sa may SM Fairview. Sigaw yan. Ay, hindi. Tapos na kami sa may Robinson. Dito naman kami. Napapagod na ako dito sa mga to. Pinapunan pa ako kanina ng juice. Nakakainis. Kiro mapigdas. Baliktad po. Mamaya na, mamaya na. Ayan, Christmas na dito. Pasok tayo sa loob. Ayan, we're back mga kapangs. Hindi na namin natapos yung vlog dahil na pagod na yung mga bata nung nakarating na kami ng SM Fairview. So ayan, hindi na kami nakapag-vlog. Ayun lang, isa-share ko lang na yung pag-apply namin ng pag-renew ng passport. Mabilis naman siya. Actually kasi pagdating sa loob, maliban sa buntis ako na priority, pag may mga bata, nasa priority lane ka na talaga. Kasama yung mga senior, PWD, nasa priority lane ka. Kasama ka sa priority lane. Tapos ngayon, medyo tumagal lang kami. Siyempre, dun sa pila ng mga, sa may mga bata. Siyempre, katulad ko, tatlo. So, maghihintay yung mga kasunod ko dahil apat kami yung mag-re-renew. Although, nakapass lane naman kami, nasa priority lane naman kami. Pero, overall naman ng aming, pag-renew ng passport sa DFA, okay naman, mabilis naman. At saka, basta mababait na sila ngayon. Yun lang din yung napansin ko sa mga employee ngayon ng government. Medyo nababawasan na yung sungit ng mga empleyado. Dati kasi, di ba pa? Pag sa government minsan, yung na-experience ko lang na mga na-encounter kong mga government mga empleyado, medyo may pagkamasungit sila. Pero ngayon parang hindi naman, mababait sila. Talagang tutulungan kanila kung ano yung pwede mong ibigay sa kanila kapag may kulang ka. So, ayun lang. I-end lang namin ni Papa yung vlog. Dahil wala na yung mga bata na sa school na. Ang lalaki ng mukha namin ni Papa. End namin yung vlog. See you on next vlog. Please bye. Like, share, and subscribe to our channel.